Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Ang ating banal na Eucharistia, paggunita kay San Bernabe, Apostol. Tumulong siya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ang apostolado ni San Pablo at dinala nilang mabuting balita sa mga hintil. Nawa po tayo din ay maging apostoliko. Meron pong apoy ng determinasyon upang ikalat ang mabuting balita sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga tao. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita ay masigasig niyang inilahad at patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagkapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayon silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan, ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatiroon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad.
May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Serene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nila magayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan mamalagi. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig, ang puwan ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Sa sali ng mga lira, iparinig iyong tugtog, at ang puon ay purihin sa tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasali ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag, magsitayo ang lahat. Sama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad.
huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating mga pagbasa ay patungkol sa ginugunita nating kay San Bernabe, apostol, tumulong kay San Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa mga Hentil. Sa ating unang pagbasa po, mapapakinggan natin sapagkat hindi gaano kilala natin si San Bernabe. Ika nga, isa siya sa mga taong nakatago, nasa likod ng mga pangyayari. Ngunit napakahalaga. Ang description natin sa liturhiya, San Bernabe, apostol. Apostol. At naku, napakalawak ng misyon. Hindi alam kung ano mangyayari. Maraming mga bagay na banyaga sa iyo. Tatanggalin ka sa pinakaugat mo. Pumili, binanggit yung mga pangalan. Sino kaya ang ipapadala natin sa napakalayong lugar na hindi natin alam kung ano mangyari? Ang Diyos Espiritu Santo na lang ang mangunguna. At pinili ng Espiritu Santo si Pablo, si Saul, at si Bernabe. Sila, yung unang paglalakbay na misyonero. Tatlong katangian sinabi sa ating unang pagbasa. Ano bang karakteristiko ni San Bernabe? Wala pong spektakular. Baka mas magaling pa kayo. Mas marami pa kayong talento sa kanya. Ngunit ang sabi ng unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol, una, mabait na tao. Mabait na tao. Taong may kabutihan. Mabait. Mapag-alaga sa kapwa. Pangalawa, puspos ng Espiritu Santo. Alam niyo po, gusto natin mapabilang doon sa mga mabubuting karakter. Sa Biblia, dyan ako. Gusto ko mapabilang dyan. Alam niyo po yung description mula sa Mahal na Birhen, pati si Bernabe, lahat ng mga mabubuting karakter sa Biblia, sa English nga, good guy. Ano? Puspos ng Espiritu Santo. Puspos ng Espiritu Santo. Hindi mayabang, hindi sarili, sa pamamagitan ng panalangin, inaalam, tinatalima ang kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo inananahan sa Kanya. Pangatlo, matibay na pananampalatay. Matibay! Hindi porket sabihin natin, hindi kilala. Matatag! Matibay! Solido! Yanigin mo yan. Kaya nga pinili siya. Hindi mo pwedeng ipadala sa mga
malalayong lugar yung mga titiklop na lang dyan. Unang pagsubok pa lang, ay, suko na. Balik na ako. Ha, di ko kaya yan. That's not for me. Surrender. Ha, hindi po. Matatag. Ha, yan. Yun po yung description kay San Bernabe. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, patungkol ito sa buhay apostoliko. Pupunta kayo sa mga lugar, baka isnabin kayo, idedma kayo, hindi kayo tanggapin. Okay lang. Okay lang. Ganyan ang buhay. Ngunit, kung meron kayong matagpuang tao na bukas sa salita ng Diyos at yung bahay niya, oh, yun, doon kayo manatili. Yun naman ang mga magaganda sa apostolado. May mga magiging kaibigan ka. Magkakabarkada kayo sa Panginoon. Nabanggit ko na ito. Baka medyo Sabado ngayon. Kahapon, masigasig ako, Biyernes eh. Sinabi dito, ano yung mga kapangyarihan ay binigay ng Diyos sa mga pinili niya, mga disipulo apostolado? Nakalagay dito. Ano yun? Saan yun? Yun. Pasensya na, mahina na yung mata ko. Buhayin ang mga patay. Buhayin ang mga patay. Ulitin ko po yung kinikwento ko ng mga nakaraang araw. Merong isang deboto dyan. Miyak, tatay. Kasi ang kanyang anak wala nang buhay. Miyak dyan. Nagahagulguhol dyan. Nung Miyerkules, itong debotong lalaki pumunta sa akin kasama kanyang asawa, yung panganay niyang anak na babae, hindi ko babanggitin ang apelyido, at yung batang namatay. Buhay! Buhay. Parang di kayo naniniwala. Hindi po itong inimbento ng pari, storytelling alay. Yung nanay, hawak-hawak. Kasi, eh, nagmamadali ako eh. Daming mga sakya po dito. Merong isang paring Opus Dei. Ang pangalan pa nga niya, Father Willie Ong. Nilagay yung, hindi yung tumakbong pa na, pagka Vice President, naglagay yung larawan sa atin ni Jose Maria Escriba. Di pinakilala ko. Father Willie, may milagrong nangyari sa pamilyang ito. Ano-ano yun? Ang description, kasi hawak-hawak ng nanay yung kanyang anak. Father, ang anak ko po dati, lifeless. Lifeless. Yan ang description ng nanay. Kaya pinauna ko nung muna kasi busy po tayo. Ayun, binasbasan ko po ng kamay ng Panginoon. Yan. Ang umiiyak pa nga yung panganay na anak na babae, tuwan-tuwa na meron siyang kapatid na makakalaro at buhay. Ewan ko ba kung kayo, baka di kayo naniniwala. Pero sa isang bata, parang buo yung kamalayan kung ano ang kalagaan ng buhay. Sapagkat patay at ngayon ay buhay. Kaya nga pinagmamalaking dalihin ng kanyang nanay. Nasabihin ko na yung first name, si Joaquin ng bata. Ay, ito po. Yan, yan yung baka sabihin nyo,
Ah, noon pa yan. No. At sa malayong lugar, sa malayong. Walang aplikasyon sa akin. Baka, ewan ko yung Biblia niyan. Sinasabi ko po sa inyo, kaya kayo, marami ngayon Sabado, kahapon, napakadaming tao. Ngayon, puno na naman ang ating kon. Huwag kayong manghina. Kung ang Senyor patay na buhay, walang imposible sa Diyos. Walang hindi makapangyayari sa Pong Jesus Nazareno. Sige na. Apostol, alam niyo na yung kwan, di ba? Huling tanong na lang. Nasaan kayo mga deboto? Nasaan si San Bernabe? Quezon Boulevard, Plaza Miranda, Carriedo. Tatago ng mga mukha. Tutulog. Hindi ako tinitingnan. Nasaan? Ayun, nagising sila. Tatlo na naman. Carriedo? Sirit na, sige na. Pinalagyan natin ng bulaklak. Saan? Sa May Quezon Boulevard. Apostol, pinaparangalan na si Ben. Ano? Alagad! P! Pastol! O! Ordenado! Aalis na ako sa simbahang ito, di pakabisado. Paulit-ulit ako, ilang taon na, 7 taon na ako, hindi nyo pakabisado yung acronym ko, pambira kayo. O, ordinado. S, saksi. T, tagasunod. O, opo. Sa tawag ng Diyos at L, lingkod. Yan po ang mga acronym ng apostol. Tandaan nyo naman, papalis na ako dito. Hindi nyo pa kabisado, no? Ilang taong ko nang paulit-ulit. Sige po. Tulong ni Maria at ni San Jose at ni San Bernabe. Nawa po pahalagahan natin ang ginagawang milagro sa buhay natin ng Poong Senyor. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makapatid ng katotohanan. Tugon po natin, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Bernabe, marapati mo maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal. Sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas na iyong pag-ibig sa aming lahat. Sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Bernabe, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Yeso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwang sa inyo ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa amin bigay tanda ng pag.
Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahangahangan, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahangahangan, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay mula sa sugat niya't kagilirang inulos, dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naghilos sa katapatang sumpa. O o sakramentong banal na kahangahangan, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyang na ikaw ang ibig at paglilingkarambin ng Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, hindi pinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalangal ka na amin.
Kristo.